ang sinumang makaalam ng aking pangalan. Iyan ang magiging mapalad sa lupa at sa langit. Ayon mga kapatid, napakaliwanag na kung malaman lang pala natin kung ano ang pangalan ng Diyos Ama, ay tayo ay magiging mapalad sa lupa at sa langit. Hello, hello, hello mga kapatid. So ayon, narito na tayo sa pang-apat na episode. Ngunit bago ang lahat mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na suporta at panunood. Halika at mag-aral tayo uli. Ngunit bago natin umpisahan ang lahat mga kapatid, humingi muna tayo ng wisdom sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo po kami ng liwanag ng kaisipan upang itong aming pag-aaral ay aming maunawaan at maintindihan ng lupusan. Maraming salamat. Umpisahan na natin, mga kapatid. Ang Ampilam, Guam, at Eximinerao, iyan ang sinasabi na mga salitang nagniningning na buhat sa kaitaasan na bumaba at pumutong sa ulo ng tatlong persona noong sila'y magsang-usapang bagay sa paglalang ng langit at ng lupa at ng iba pang mga bagay-bagay. Ang Ampilam, Guam ay pangalan ng Diyos Espiritu Santo at ang Eximinerao ay pangalan ng isang Diyos na totoo o ng sinasabing Diyos ng mga Diyos. Mababasa natin sa Deuteronomio 10:17. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Ito ang pangalan ibig ibinyag ng Diyos Anak sa kanyang nuno na Ama ng Diyos Ama noong hindi pa niya nakikilala. Kaya ang sabi ng Diyos Anak sa kanyang nuno ay ganito, ikaw ay pabinyag sa pangalang Eximinerao o Eximinerao. At ang sinumang tumawag sa pangalang iyan ay hindi daranas ng anumang hirap sa kabilang buhay. Ang STM. Marami ang basag o pakahulugan sa tatlong titik na STM. At ang ilan ay ang mga sumusunod. Una, Samidak Toorem Maimbakme. Pangalawa, Samunak Tiorsok Miak. At pangatlo, Sao Tom Mob. At iba pa. Subalit, ang sinasabi sa kasulatan ay ganito, Satamak Tonip Toptem Toptom Mimerel. Iyan naman ang sinasabing liwanag na nagniningning na buhat sa kailaliman ay pumailang lang sa kaitaasan at tumapat sa paanan ng tatlong nag-uusap. Iyan ang pangalang lihim na hinahanap-hanap ng marami. Iyan ang pangalang nakasulat sa loob ng badhang anino na tila pusong lulutang-lutang. Hikuwa Kwe Hio Iok, ang pangalan ng badhang anino na sinasabi sa kasaysayan. Ang larawang AAA, iyan ang tatlong titik na may malawak at matayog na kahulugan. Diyan nagbuhat ang kauna-unahang litrang A na lumitaw na ang ibig sabihin ay kapangyarihang walang hanggan. Iyan ang Al, ang mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Mababasa sa Isayas 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Iyan ang Am na walang hanggan na tinatahanan ng mataas at matayog. Iyan ang Aum ng mga Ebreo at ng mga Indyo.
ang buhay na salitang may pakpak at lumilipad. Iyan ang tanging pangalan ng sinasabing Diyos na buhay. Narito ang ilan pang katuturan at kahulugan ng AAA. Ang isa ay ang Abesti, Abiti, Abitim. Ito ang tatlong salita na nakatungtong sa korona ng mundo. Ito ang pinagkaisahan ng pitong arkanghel na kasama ang salitang Ampilam Guam. Ang isa pang kahulugan ng AAA ay Aram, Akdam, Aksadam. Ito ang mga pangalan ng tatlong arkanghel na umaalalay at maipasan sa mundo. Ito ang tinatawag na tatlong tukod ng mundo. Ito rin ang naging pangalan ng tatlong isda nang ang matang tumalsik sa dagat ay mabasag at maging tatlong piraso. At iyan din nang maalis sa pagkaisda ay naging tatlong bato na lumubog sa pusod ng dagat na ang mga naging pangalan ay Onim, Okanim, Usatim. Iyan din ang sinabi ng Nuno o ng Infinito Diyos na Onem, ang ibig sabihin ay ako ang Santissima Trinidad. Iyan din ang sinasabing Oakte, Oakni, Oanggi na pangalan ng Santissima Trinidad na kababanggit pa lamang. Narito naman ang kahulugan ng tatlong A na nakasulat sa tatlong batong Piedra Crisol, Piedra Mental at Piedra Amor na inupuan ng tatlong nag-uusap. Ito ang Adam, Ardam, Aradam. Ito ang tatlong pangalang lumulubog at lumilitaw sa upuan. Kaya kung tawagin ay mga pangalang ibinaon. Nang si Jesus ay mabuhay at lumabas sa libingan, pagkalabas sa hukay ay sinabi ang Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ito ang kahulugan ng nakasulat na tatlong A sa kasaysayan ng pagkabuhay na maguli o resurrection. Ito ang bagong pangalan na Alleluia o O-I-A na ang ibig sabihin ay kataas-taas ang Diyos o Theos, Isteros at Athanatos. Iyan ang tatlong pangalan na sinasabi ng mga Latino ng Sanctos Dios, Sanctos Fortis at Sanctos Immortalis. Sa Kabala at sa Morals and Dogma ay ganito, humigit kumulang ang maikling paliwanag ukol sa tatlong A or A. Nang wala pang mundo, nang ang Diyos ay hindi pa lumalalang, ay walang makikitang kadiliman kundi pulos na liwanag. Ang Diyos ay liwanag at ang Diyos ay una, kaya't una ang liwanag. Nang ibig na ng Diyos na magsimula ng paglalang, ay pinaurong niya ang liwanag sa buong paligid niya sa lahat ng dako upang magkaroon ng kadiliman o lugar na walang laman na mapaglalagyan ng kanyang mga lilikhain at gagawin. Ang itinirang liwanag ay isang maliit na bilog na kasinlaki ng ulo ng isang sambalilo kung pagbasdan at tanawin buhat sa malayo. Ang liwanag na natira ay umurong at lumagay sa isang mataas at matayog na dako na walang hanggan at hindi maabot ng tanaw. Mababasa sa Isaias 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Ang liwanag na ito ay tinatawag na Ayin Sof. Mababasa natin ito sa mga awit 119
121 at 145. Na ang kahulugan ay walang hanggan at walang katapusan. Ang liwanag na ito ay walang hanggan sapagkat tumitira sa mataas at matayog na dakong walang hanggan, kung kaya tinawag na Ayin Sof, Ayin Sof, Ayin Sof. Iyan ang tatlong A or A na sinasabi. At ang isa pa ay ang Ahaha, Asar, Aha, Eya. Mababasa natin sa mga awit 35, 21 at 68. Apat. Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin. Kanilang sinasabi, Aha, aha, nakita ng aming mata. Kayo'y magsiawit sa Diyos. Kayo'y magsiawit ng kapurihan sa kaniyang pangalan. Ipaghanda ninyo ng maluwang na lansangan siya na nangangabayo sa mga ilang. Ang kaniyang pangalan ay Ha, at mga gala kayo sa harap niya. Ito naman ang puno at simula. Ang sabi sa Moral and Dogma, puno at simula na pinagbuhatan ng lahat-lahat. Tunghayan naman natin ang MMM. Ito ang Magugam, Mariagob, Magob. Ito ang tatlong pangalang nakasulat sa tatlong mata ng Santissima Trinidad. Ito rin ang Marbam, Miorbam, Miasmam na pangalan ng tatlong haring tumatahan sa pusod ng dagat. Ang isa pang kahulugan ng MMM ay ito, Mitam, Matam, Mitam. Sa biglang turing, ang tatlong ito ay pangalan din ng Santissima Trinidad. Subalit, sa kabila ng ganyang katotohanan, ay may kahulugan pa rin ang bawat isa. Ang Matam ay pangalan ng Diyos Ama. Ang Mitam ay pangalan ng Diyos Espiritu Santo. At ang Mikam ay pangalan ng Santissima Trinidad. Kagaya ng sabi ng Apo sa Nuno na ikaw ay pabinyag sa pangalan ng Ama, Matam, sa pangalan ng Espiritu Santo, Mitam, at sa pangalan ng Santissima Trinidad, Mikam. Pumili ka ng pangalan. Sang-ayon sa mga banal na kasulatan ay sinalita ito ng Diyos na sinabi, Espiritum Sanctum, Mitam Benedictam, Igosom Mikam, Virgom Gratiam, Sanctum Mioroam, Mikom Vinit Igosom Matam. Ganyan ang sabi sa kasaysayan. May isa pang pangalang lihim ang Diyos na ang bawat titik o letra ay nakasulat sa bawat sulok ng tala o estrella. At ito ay ang Iomam. Ang Makmamitam ay isa pa ring pangalang lihim na sa isang mahiwagang pangyayari ay siyang ibininyag ng Diyos Anak sa kanyang Ama na siyang napapasok sa loob ng bato at napalit sa Infinito Diyos na nawala at hindi nakita o Nuno. Sa pangyayaring ito ay hindi ang Nuno ang nabinyagan kundi ang Amang nag-utos sa anak na binyagan ang Nuno. Ito ay isang kahangahangang pangyayari sa kasaysayan ng Diyos. At may isa pang pangalang lihim na nakasulat sa dibdib ng Diyos. Ito ang Nigaon, ang sabi ng ibang kasulatan. Subalit sa kasaysayan ng Las Vocalis ay ito ang tinatawag na Nabzim. Sa ibaba nito, sa dibdib din ng Diyos ay nakasulat ang isa pa ring pangalang lihim. Ito ang Etz-i-Etz o ang Hokmitak Aminatak Hiptak.
Sa larawang nakaguhit sa misteryo principal, ang mga pangalang Ismeriel, Bernabal, Manumfak ay nakasulat sa hita at sa tuhod ng Diyos. At ang Hukmom, Amumam, Humram ay nakapulupot o nakakuruna sa ulo. Sa krus at sa dakong pinagkurusan ay nakasulat ang pangalan ng tinatawag na Anima Sola o Ulilang Kaluluwa. Ito ang AC. Sa paripa naman ng krus ay nakasulat ang Akno Amishutam at sa patayo ay ang Ipikso Kamad at sa paana ng krus ay ang Hap-Hap. Sa magkabilang dulo ng paripa ay nakasulat ang Ikob at ang Lipos. At sa magkabilang dulo naman ng patayo ay ang Rukob at ang Balo. Sa ulunan ng krus ay nakasulat ang Sadak, Sirak, Sodem. Ang tatlong ito ay tinatawag na tatlong suhay ng mundo. Ang Sirak at ang Sodem ay ibinati ng dalawang anghel kay Kristo. Ganito ang sabi ng isa, Sirak Tiit, anang isa naman ay Sodem Tuom. Ang pangalan naman ng isang anghel na dumapo sa pinagkurusan sa likuran ni Kristo noong siya'y nakapako sa krus ay Naprap. So ayon mga kapatid, naunawaan ba natin ang ating napag-aralan ngayon? Well anyway, kung hindi pa at naguguluhan ka, balikan natin ng kaunti. Ito ay summarized na lamang. Ang AZE, ibig sabihin ay ang Philam Guam Examinero. Ito ang pangalang nakasulat sa sikat ng araw ayon sa misteryo principal. STM o ang ibig sabihin ay Samitak Toorim Maimbakmi. Samunak Tiorsok Miak. Sau Tum Mup. Samatak Tunip Tuptim Tuptum Memeril. Ito ang pangalang lihim na hinahanap-hanap ng marami. Ito ang liwanag na nagniningning na buhat sa kailaliman ay pumailang lang sa kaitaasan. At dumako naman tayo sa AAA. Ito ay ang Abesti, Abiti, Abitim. Ito ang tatlong salita na nakatungtong sa koruna ng mundo. Aram, Akdam, Aksadam. Ito ang pangalan ng tatlong arkanghel na umaalalay at may pasan sa mundo. Adam, Ardam, Aradam. Ito ang pangalang nakasulat sa tatlong batong pedra, krisol, pedra mintal, pedra amor. Ito ang tatlong pangalang lumulubog at lumilitaw sa upuan. Aleluya, aleluya, aleluya. Ito ang bagong pangalan ng Panginoon, pagkabuhay na mag-uli. Ang ibig sabihin ng Al ay kataas-taasan, ang El ay Diyos, at ang Uya, O-I-A, ay Otheos, Esteros, at Athanatos. Ainsof, Ainsof, Ainsof. Ito ang tinatawag na walang hanggan sapagkat tumitira sa mataas at matayog na dako. Ahaha, Azar, Aha, Aya. Ito naman ang puno at simula. Ang MMM naman ay may mga kahulugang Magugam, Mariagob, at Magub. Ito ang tatlong pangalang nakasulat sa tatlong mata ng Santissima Trinidad. Marbam, Miorbam, Miasmam. Ito ang pangalan ng tatlong haring tumatahan sa pusod ng dagat. Mitam, Matam, Mikam. Ito ang pangalan din ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, at Santissima Trinidad. Iomam, pangalang lihim ng Diyos na ang bawat titik ay nakasulat sa bawat sulok ng tala o estrella. Makmamitam, pangalang lihim na ibininyag ng Diyos Anak sa Diyos Ama. Nigaon, pangalang lihim na nakasulat sa dibdib ng Diyos sa ibang kasulatan.
Nabzim, pangalang lihim ng Diyos na nakasulat sa dibdib sa kasaysayan ng Last Vocalis. H-A-X, Hukmitak Aminatak Heptak, pangalang lihim ng Diyos na nakasulat sa ibaba ng dibdib ng Diyos. Ismeriel, Bernabal Manuvak, pangalang lihim na nakasulat sa tuhod ng Diyos. Hukmom, Amumam, Humram, pangalang lihim na nakapulupot o nakakorona sa ulo. Sa cross naman mga kapatid, ganito ang mga nakasulat. A.C. o Animasola, ito ang nakasulat na pangalan sa dakong pinagkurusan. Akno Amishutam, ito naman ang nakasulat sa paripa ng cross. Ipokso Kamad, ito naman ang nakasulat sa patayo ng cross. Hap-hap, ito naman ang nakasulat sa paanan ng cross. Ikob at Lipos, ito naman ang nakasulat sa magkabilang paripa ng cross. Rokhob at Balo, ito naman ang nakasulat sa magkabilang dulo ng patayo ng cross. Sadak, Sirak, Sudim, ito naman ang nakasulat sa ulunan ng cross. Ang tatlong ito ay tinatawag na tatlong suhay ng mundo. Sirak, Tiit, ang binati ng isang anghel kay Kristo. Sudim, Toom, ang ibinati ng pangalawang anghel kay Kristo. Naprap, pangalan ng anghel na dumapo sa pinagkurusan sa likuran ni Kristo. So ayun mga kapatid, dito na nagtatapos ang pang-apat na episode. Mukhang mahaba-haba itong ating napag-aralan ngayon mga kapatid. Hangad ko na sana ay mayroon man lang kayong kunting matutunan. Sa pag-aaral na ito mga kapatid, ay kailangan talaga ang wisdom. Kaya buksan muna natin ang ating mga kaisipan at ito'y huwag limitahan. Hanggang sa susunod na episode mga kapatid, maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.